pag alas 9, pero ito na lang lulutuin niya. Mais daw, manonte. Oh, bili ka na daw ng mais. Oh, bili mo na si auntie oh, para makabenta siya. Ano, 55? Ay, 55. Marami nang nabawas sa kanyang luto. Ano din na isang man? Sando pa yung tatlong sama. Tapos yung 30 sirasa na lang. 30 daw. 30 kayo. Ayun, good evening mga kalakay. Kung napansin nyo kanina, kaninang pagdaan namin sa piso namin sa bayan, ay nakita ninyo na tinusok niya yung niluluto niyang fried chicken. Bakit kaya niya tinusok? Ito ba ay lagi niyang ginagawa mga kaibigan? Yan ang katanungan na ating sasagutin. At ano ba ang gamit ng pagtusok sa fried chicken kung tayo ay nagluluto? Bakit natin tinutusok? Hindi ba ito makakasira sa luto? O di kaya ito ba ay nakakabuti sa luto? Yan ang mga sasagutin natin ngayon. Sandali mga kaibigan. Alam niyo po yung pagtusok sa fried chicken kung tayo po ay nagluluto. Yan po ay hindi natin malimit na ginagawa. Ginagawa lang natin yan kung may nag-aantay na customers. Halimbawa, ay yung customer natin ay gusto ay yung 5 pirasong legs. Eh, wala tayong 5 piraso. So, ang ginagawa natin ay pinag-aantay natin yung customer. Ngayon, para yung legs ay madaling maluto, o di kaya yung kahit anong part na ng chicken. Kung gusto natin na mas madaling maluto, yun po ay tinutusok natin para mas madaling maluto. Kung yung cooking time ay nagre-range siya ng 10 to 12 minutes bago natin ahunin. At kung minsan yung legs ay nagiging 15 minutes kasi mas nahuhuli kung minsan yung legs, lalo na kung malaki ang chop, ay talagang tinutusok natin ng kutsilyo. At ganun din sa mga ibang parts. Kung gusto natin na paikliin yung oras ng ating pagluluto dahil nga may naghihintay. Halimbawa ay nag-aantay ng nag-order ng 30 pieces, eh 20 pieces lang yung nandun. Eh di siyempre madaliin natin yung pagluto. Pero hindi naman malimit na ginagawa. Kapag lang may nag-aantay na customer, yun lang ginagawa mga kaibigan. Yan. So, ang epekto niyan, yung pagtusok ng kutsilyo sa fried chicken kapag niluluto natin, ay di siyempre mas iikli yung
oras ng kanyang o minutos ng kanyang pagluto. Di parang mapipilitan siyang maluto kasi kapag tinusok mo yung chicken, di babaon doon hanggang sa buto. So, yun ang technique para hanggang sa buto ay maluluto siya. Kasi yung mantika kasi ay papasok na doon hanggang sa buto. Kaya pipilitin niyang lulutuin yung chicken hanggang sa buto. Kaya imbis na 10 to 12 minutes ay nagiging 7 to 8 minutes ang pagluluto. Ganon. Pero ang disadvantage naman nun ay yung chicken natin ay hindi na gaanong juicy. So mababawasan ang pagka-juicy ng chicken natin, mga kaibigan. Kaya hangga't maaari ay huwag natin laging gawin. Gawin lang natin yung pagtusok sa fried chicken kung kinakailangan. Yun po ang pagtusok ng kutsilo sa fried chicken ay para mas madaling maluto. So yun po yung dahilan. Okay, yan po yung paliwanag. Sana ay nagkaroon tayo ng idea sa pagluluto natin ng fried chicken. Okay. Mga kalagay, available na po sa Shopee ang ating Calpos merchandise. Available na po ang marinated mix at ang ating breading mix.